sasardote. Ang paghahari ni Kristo dito sa lupa ang huling yugto ng panahon sa sangkatauhan, at pagkatapos nito ay papasok na ang mga mapapalad na nagtagumpay na inaring ganap ng Diyos sa isang bagong langit at lupa na ipinangako niya sa atin. Subalit papaano ito matatamo? Ito ay sa pamamagitan ng masusing pag-aaral sa mga salita ng Diyos na nakapaloob sa Biblia, sapagkat sa pamamagitan nito ay makikilala natin ang lubusan ng Diyos na ating sinasamba at ang kanyang kalooban. Ang Biblia ba ay bukas para sa lahat ng tao? Oo, ngunit kakaunti lamang ang ganap na makakaunawa, sapagkat sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritu mapangikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Ito ang ibinabala ng mga apostol. Pangunahin na si Pablo na nagsabi, "Aking talastas na pag-alis ko ay magsisipasok sa inyo ang mga ganid na lobo, mga taong magpapayaman gamit ang Biblia at ipangangalakal ang salita ng Diyos, na hindi magpapatawad sa kawan, at magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong magsasalita ng mga bagay na masasama, upang magdala ng mga alagad sa kanilang hulihan." At may nagsilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta na gaya naman sa inyo ay magkakaroon ng mga bulaang guro na magpapasok ng lihim ng mga makakapahamak na mga hidwang pananampalataya na itatatwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na magtataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. Isang halimbawa ay ang paggawa nila kay Maria at sa mga santo't santa na mga tagapamagitan sa Diyos. Sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hinirohan ang kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga, ay pinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. 1 Timoteo 4:1-3, 2 Pedro 2:1. Ang mga aral na iyan ay nasumpungan sa mga malalaking relihiyon gaya ng Hinduism. Bagamat ang Kristyanismo ay isa sa mga pangunahing relihiyon ng mga tao dito sa mundo, ang mga Kristiyano ay nabilanggo sa iba't ibang paniniwala na naimpluwensyahan ng mga paniniwalang pagano. Kaya't isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo ang ganito: "Ipinagbibilin ko sa iyo, sa paningin ng Diyos at ni Kristo Jesus na siyang hukom sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan. Sumawata ka, sumaway ka, at mangaral ka na may pagpapahinuhod at pagtuturo. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi pagkakaroon nila ng katinang tainga ay nagsipagbuntun sila sa kanilang sarili ng mga gurong ayon sa kanilang sariling mga masasamang pita, at iiwalay sa katotohanan ang kanilang mga tainga at mga ibabaling sa katha." 2 Timoteo 4:1-4. Mga kapatid, ang Diyos ng Biblia ay nag-iisang Diyos na Diyos din naman ang ating Panginoong Hesukristo. Isang Diyos na makapangyarihan sa lahat na ating nakilala sa pamamagitan ng pagkasugo kay Kristo. At ang Santong Espiritu ay ang pitong Espiritu ng Diyos na sinugo sa buong lupa. Apokalipsis 5:6. Ito ang kailangan nating sampalatayanan. Hindi rin naman aral ng Biblia ang tumawag sa mga patay na santo at santa na ipanalangin tayo sa Diyos, sapagkat ang mga patay ay nananatiling walang malay hanggang sa araw ng paghuhukom. Tama nga na kapag ang tao ay namatay, ang katawang lupa ay babalik sa alabok ng lupa at ang espiritu o diwa ay babalik sa Diyos. Eclesiastes 12:7. Ito ba ang diwa na bumalik sa Diyos ay may kamalayan? Wala po, sapagkat sila ay nasa mahimbing na pagtulog. Basahin ang Apokalipsis 14:13. Isulat mo, mapapalad ang mga patay na nangamamatay sa Panginoon mula ngayon. Oo, sinasabi ng Espiritu, upang sila'y mangagpahinga sa kanilang mga gawa, sapagkat ang kanilang mga gawa ay sumusunod sa kanila. Papaano ka idadalangin ng taong patay
kung pinapagpahinga sila sa kanilang mga gawa. Ang panalangin ng mga banal, Apokalipsis 6:9-10. At nang buksan niya ang ikalimang tatak, ay nakita ko sa ilalim ng dambana ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patotoong sumaka nila. At sila'y sumigaw ng tining na malakas na nagsasabi, "Hanggang kailan, o Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa?" Ito ang panalangin ng mga banal na inihalo sa galit ng Diyos na magpapahamak sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa sa panahon ng malaking kapighatihan. Ilang talata ng Biblia na nagpapatunay na ang mga patay ay nangatutulog. Job 14:11-12, Daniel 12:2, Isaiah 38:18, Gawa 13:36, Gawa 7:60, Awit 115:17. Ano mang masumpong ang gawain ng iyong kamay, gawin mo ng iyong kapangyarihan, sapagkat walang gawa, ni kathaman, ni kaalaman man, ni karunungan man sa libingan na iyong pinaroroonan. Ecclesiastes 10:10. Kaya tigilan na natin ang mga maling paniniwala na pawang kasinungalingan. Ilan lamang ang mga iyan sa nakagisnan nating aral na salungat sa tunay na nilalaman ng Biblia. Bakit kailangan tuklasin ang katotohanan? Hindi ka maaaring mabilang sa tunay na iglesia o katawan ni Kristo kung taglay mo ang mga huwad na doktrina, sapagkat ang pananampalatayang hiwalay sa katotohanan ay hindi pakikinabangan. Ang nasa uring may pagkasaserdote ay oong hindi nahiwalay sa puno ng ubas at nangagbunga ng marami. 1:15-5. Sila ang mga tunay na alagad at mga saserdote ni Kristo at ng Ama na nagtatanyag ng mga salita ng katotohanan tungo sa minimithing kaligtasan. Ang mga tunay na saserdote ay oong may pagtsatsagang nangangaral sa mga buhay. Hindi yaong nagwiwisik ng tubig sa mga patay para maligtas at sa mga bagay na walang buhay gaya ng kotse, bahay o anumang bagay na itinuturing na mahalaga dito sa sanlibutan na nauukol lamang sa laman. Sapagkat ang gawain iyan ay hindi natin natunghayan na ginawa ng mga apostol, alalahanin natin na alinmang bagay na idagdag sa salita at maging sa gawa ay pananagutan natin sa Diyos. Bakit kailangan makamit ang uring pagkasaserdote? Ito ang sukatan ng ating pananampalataya. Isang pananampalatayang bunga ng matiyagang pananaliksik sa mga aklat ng Biblia na nagpapakilala sa Diyos. Isang karunungang walang katumbas na halaga na kailangan nating ibahagi sa ating kapwa-tao na ating ikaliligtas at ng mga nakabahagi nito. Sapagkat nasusulat, kailangan nating ipangaral ang Ebanghelyo sa paraang may pag-ibig at hindi sa paraang ipinagmamapuri, sa paraang walang bayad upang makamit ang biyaya ng kaligtasan. Sapagkat alinmang bagay na kinasangkutan ng halaga ng salapi ay bayad na at wala nang kagantihan. Mga kapatid kay Kristo, alalahanin natin na ang mga salita ng Diyos ay itinulad sa mga talento na ipinagkatiwala sa atin ayon sa kakayahan ng bawat isa. Kapag nakamit mo ito, pamahagi mo sa kahit na anong paraan na maaaring mong gamitin. Maaaring sa pamamagitan ng personal na pamamahayag kung kaya mong gampanan, o maaari rin naman sa pamamagitan ng social media, sapagkat napakadakilang bagay na makabahagi sa dulang ng Panginoon. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa ng sagana at ang wala, pati nang nasa kanya, ay kukunin pa sa kanya. Pag sumikapan na umunlad ang ministeryo, mag-aral, sumiyasat ng mga salita ng katotohanan at ibahagi sa ating kapwa-tao, sapagkat sa ganitong gawain, ikaw ay magsisilbing ilaw at asin ng sanlibutan. Mga kapatid, dito'y natutunan natin na ang mga patay ay walang kamalayan. Kaya tigilan na natin ang paniniwala sa maling aral na ang mga patay ay may kakayahan na idalangin tayo sa Diyos. Maging tayo man na mga buhay ay wala na rin magagawa para sa kanila. Sapagkat wala na silang anumang bahagi pa
magpakailan sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Hanggat pinaniniwalaan natin ang doktrinang iyan, ay patuloy lamang tayong maguguluhan. At ang panahon ng paghahari ng Panginoong Hesus dito sa lupa ay makakaligtaan, sapagkat ang pag-iisip natin ay nakatuon sa paniniraan sa langit pagkatapos ng buhay natin dito sa mundo. Sino kung gayon ang makapaghahanda? Sino kung gayon ang makakasama sa pag-agaw sa mga alabaab sa mga tao ng henerasyong ito? Ano nga ang ating sasabihin? Ang mga tunay na Kristiyano ba ang iyon lamang na pabilang sa panahon ng mga apostol? Palawakin ang pangunawa. Pag-aralang mabuti ang nilalaman ng mga kasulatan. Buhayin ang pag-asa ng paghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo. Nakalulungkot isipin ang tao, matatalino at maging mga mangmang ay nawalan na ng tiyaga na matuklasan ang katotohanan. Palibas ay ang kanilang mga pag-iisip ay nakatuon sa mga makalupang pakinabang. Patnubayan nawa ng Diyos sa pamamagitan ng pakikilakip ng Santong Espiritu ang ministeryong ito.